Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ang Panginoon, ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang parisiyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at iginagalang ng buong bayan. Iniotos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Theudas, na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng mga 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos,
Lumitaw naman si Judas na taga Galilea. Noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasalansada at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol. At pagkatapos, ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin. Sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan. At do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy, makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy, makapiling. Tanglaw ko'y ampuon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy, makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay tong sa poon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kandahin niya'y mamasdang ko at yung patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithi, Panginooy, makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksiyan ko ang iyong kabutihan na ginawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo'y umasa sa Kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy, makapiling. Tumayo po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng mga napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ng kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskawa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito upara subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryo ang tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, meron po rito ang isang batang lalaki na may 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo ang lugar na iyon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin niyo ang lumabis para hindi masayang. Ganun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakul. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis at mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda po no, sa panahong ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ay sa loob ho ng mga ilang araw ay narinig ho natin ang kwento po ng unang Kristiyanong pamayanan na kinuwento ho sa atin at binahagi ho ng gawa ng mga apostol. Ang kanilang mga pagsubok, ang kanilang mga nagawa at maganda pong mapansin sa ating unang pagbasa na ang mga alagad ay tuwan-tuwa nung sila ay paghahugupitin. Hindi sila tumigil kahit ilang ulit na silang pinatatahimik. Kasi malinaw ho sa kanila bakit nila ginagawa ang mga ito. Malinaw sa kanila na kaya nila ginagawa ang lahat ng ito. Kaya nila niyayakap ang pagpapakasakit kahit na minsan ay napapahiya sila. Malinaw sa kanila na ginagawa nila ang lahat ng ito dahil sila ay nagiging tapat sa Diyos. Tapat sa Diyos na nag-utos sa kanila na ibahagi ang mabuting balita. Tapat sa Diyos na nag-aanyaya sa kanila na pumunta sa iba't ibang lugar at ipahayag ang mabuting balita niya. Malinaw ho sa kanila. Kaya kahit anuman ang hirap, kahit anuman ho ang mga pagsubok na kanilang dinadaanan, hindi ho sila tumitigil. At mas lalo pa ho silang
nabibigyan ng gana at lakas na sa kabila ng pagsubok, hindi nila hahayaan na ang pagsubok o challenges nila ang magpahinto sa kanila para gawin ang misyon ni Kristo. Maganda rin po no, sa atin bilang pamayan ng Kristiyano ngayon. Bagamat may mga kanya-kanya tayong pagsubok sa pananampalataya, hindi tayo tumitigil dahil alam natin at malinaw sa atin bakit natin ginagawa ang lahat ng bagay na ito. At sana ho malinaw sa atin bilang Kristiyano na ang ating pagsisikap na mamuhay bilang mabubuting Kristiyano, ang ating pagsisikap na tumaligot sa kasalanan, ang ating pagsisikap na ang ating debosyon ay palaganapin natin na ang ibang tao ay maakay natin palapit kay sa Poong Hesus Nazareno. Malinaw sa atin bakit natin ginagawa ang lahat ng ito. Kasi ho, kung para sa sarili lang lamang natin ginagawa ang lahat ng ito, hindi ho magtatagal. Kaya nga ho, sa unang pagbasa, ang sabi ni Gamaliel, isang guro na nirespeto sa bayan ng Israel, kung galing sa kanila, kung para sa sariling kapakanan lamang, hindi tatagal yan. Pero kung malinaw sa kanila na para sa Diyos ang ginagawa nila, ay magtatagal ho yan. Kaya nga, magandang paanyaya sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na kasama ng ating pagsunod kay Jesus ay mahalaga din that we also purify our intentions in following the Lord. Na sana ang binibigyan nating puwang ay si Jesus. Hindi natin hinahangad na sa sarili natin mapunta ang karangalan. Hindi sa sarili natin mapunta ang pansin. Kung hindi, kay Jesus mapupunta ang paningin ng lahat. Hindi sa sarili, kundi sa Diyos. Kay Pedro at sa mga alagad, malinaw ito sa kanila. Malinaw sa kanila na ang lahat ng kanilang pasanin at gawain ay para sa Diyos. Kaya paalala at magandang imbitasyon sa atin ho bilang mga deboto, lalo na ho ngayon, higit pa ho tayo sa full house. Kasi holiday eh. Sakto, Biyernes, no? At magandang paalala sa atin, bakit ba ako pumupunta rito pag Biyernes? Bakit ako nakikipagsiksikan sa mga nasa labas? Bakit ko tinitiis ang init ng araw? Dahil alam ko at malinaw sa akin na naririto ako para sa Diyos. Naririto ako dahil sa pagmamahal ko sa Diyos. At pagkatapos ng misa, pag nag-uwian na, malinaw sa akin na bitbit ko ang pagmamahal ng Diyos kahit saan ako magpunta. Malinaw sa akin na hindi lang ako Kristiyano sa loob ng simbahan, kundi Kristiyano ako, deboto ako, tagapagsunod ako ni Kristo kahit saan man ako magpunta o magtungo. Sa mga alagad, malinaw sa kanila. At tayo rin po, mga alagad ni Jesus ngayon, malinaw din sa atin na ang sinusundan, ang nais nating bigyang parangal at karangalan ay ang Poong Jesus Nazareno, kahit saan tayo magpunta. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao ipinakita sa atin
ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na maipagkakaloob niya sa atin. Ang ating itugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabubuhay at nagaharing magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Inuming inihain sa'yo, mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa buong puso namin hintayin, pagpapala na amin. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, Ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lubig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis at sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sundin ating dinggin, ating ipagmalaki. Na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. Na si Jesus, biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama.
Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.